back to my channel. And for today's video, is hindi lupa ang ating feature, kundi housing lot. Napakaganda nito dahil this one is located here on Lancaster, General Trias, Cavite. And as you can see guys, makikita nyo, ito yung magiging neighborhood if you will be availing this house. Napakaganda. Ang laki ng kalsada actually. It's around 8 meters, I think. Tapos dito yung mga houses yan. And here guys, makikita nyo, ito yung ating open space dito sa harapan. So, hindi pa siya nababakod. Ang maganda dyan is, pwede kayong magpatayo ng bakod nyo. So, depende na kung anong gusto nyo yung design. And makikita nyo dito, flashing yung core. Then dito, kung meron kayong motor. And ang property na to is, total lot area of 120 square meter. And yung kanyang floor area ng house is 100 square meter. So, ang gagawin natin ngayon is, ikutan muna natin yung bahay sa labas. And then, I will show you yung tour dun sa loob, kung ano yung itsura ng house na ito. But before natin siya ikutan, yung house natin dito is, papakita ko muna sa inyo yung aerial shot na itong property na to that you will see here on 3, 2, 1. Ito po yung aerial shot ng property na to. And water connection is ipapare connection na lang po siya sa Lancaster. So tara guys, i-tour pa kayo dito sa may likod niya. So dito, may makikita nyo, naka-sliding windows na po siya. Okay. And then dito, meron siyang garage. Kung meron mong bike or bikes. And here, makikita nyo dito sa likod, malaki pa actually yung kanyang, what you call this? Yung lupa. So this one is around, I think this is 2 meters. Yung kanyang dapat. Kanyang lupa dito. So, tara guys, parang may tanong dito. So, up to here pa yung lupa niya. So, hanggang dito pa po yung lupa niyo. So, pwede kayo mag-garden if you are plantito or plantita. Is perfect siya ang taniman ng inyong mga plants. No? And dito pala guys, paggabi is malamig din dahil this one is located here on General Trias Cavite. And maganda dito guys, yung houses dito, di ba? Hindi nakadikit yung firewall. Kanyang house, yung dito sa kabila. So, single attached siya. Ito. Ito yung nakadikit na firewall dun sa kabilang bahay. So, meaning, yung dito mo is open space. And then, sa likod niya, makikita nyo, yung house sa likod is, nakalayo. Hindi ka crowded. Meron kayong may privacy, kumbaga. So, ito yung lupa dito sa lupa. Actually, malaki, no? Ito yung lupa. Pwede nyo nga rin siya ipa-extend para kung bitin pa kayo sa house na to, which is tutor ko kayo sa loob, pwede nyo pa siya ipa-extend. Pero kung ako siguro, I think it's perfect for the kids kung magagawa ko ng garden dito. This one is actually good siya. Malaki yung lupa dahil 120 square meter siya. Alright? So guys, kung natin nyo naman yung kanyang laki, yung kanyang labas, pwede nyo lang actually ipa-extend dito sa harap. Pero pabako, depende naman yun sa inyo. Ay, meron na yung pine tree pala dun. So tara, pasok tayo guys sa loob para makita nyo yung itsura ng house. So, ito siya. Ayan. So ito yung lava ng house guys. Ayan o. So this one is yung living area. Ayan, makita nyo. Naka-sliding windows na siya. Ayan o. Pwede kang lumabas. Ayan o. So kung nahihintan ka, ayan, kita. Pwede ka, you have access going to your backyard. Ayan, diba? Alright. Yung kanyang mga sliding windows, kaya yung natural light pag umaga is pumapasok dito sa bahay. Tapos yun, sliding windows lang yung lahat. Actually, malaki. Malaki yung, pwede nyo siya lagyan dito ng sala. Naka-tiles na din siya. Tapos yung kisame, makikita nyo, ayun, naka
fully finished na siya. So, actually ready na siya, pwede na siyang tiran. No? Pagka bilhin nyo kay seller, tapos lagay nyo ng wrapping nyo. So, yeah. Yung seller ko lang is, kasama na yun, price ng capital gains tax, yung kanyang mga duplex interest stamp tax. So, all in na siya. No? For the price nyo na affordable. Then here guys, yan, naka-ready na rin dito yung sliding. So you can see what's happening here on your garden or your parking area, no? Tapos ito tayo guys sa may dining area. So ito, nakita nyo naman dito, naka-ano na siya. Ready na yung kanyang lutukan. Then, you have here cabinets for kitchen utensils. Magamit nyo sa kitchen. Tapos ito, if nagluluto pa, alam mo maamoy, iwan mo lang to para lalabas yung mga smoke tsaka yung mga amoy. Tapos ito, ay makikita nyo dito eh, no? Ang lalaki ng cabinet, no? Then dito, pwede kang maglagay ng mga pinggan or mga baso, no? Perfect na perfect. Tapos dito, ayan, dito yung inyong sink. Kung gusto nyo maghugas, and tapos marami ka pa storage area dito sa edad eh. Daming cabinets. And, hindi pa siya nagamit guys, no? Malinis. Brand new talaga. Dapat ang tumira dito. I think, wala ka ng brand new siya. Alright. So, ito din natin, living area. Huh? Then, alright. Punta tayo dito sa my CR. Makita yung facing CR. Okay. Actually, malaki yung CR, no? Nakashower na din siya. Ayan. It's not too spacious, pero standard na siya. Para sa laki. And you have here room, one room. Yeah. Pwede mo siyang gawin na siguro if you want a storage room or if you want na gawin mo siyang entertainment room, lagyan mo ng mga PS4, computer, depende sa inyo. Or kung meron kayong maid, pwede sila dito. No? Dito sila nag kwarto. Actually, malaki. Kasi naman yung baba dito. Then, you can put some aircon or electric fan. Malaki siya actually. Then utilize yung space ng house. So this one is the first room. So, kung inaantay natin, nakita ko. Pero makikita niyo dito. Tara. Makikita niyo dito guys, nakatalis na yung kanyang hagdanan. Alright, let's go. Tapos ito, makikita niyo dito guys. Okay? Napaka-aliwalas. Kitang-kita mo yung surroundings mo. Tsaka nagpulitan ko siya dito guys kasi dito sa Lancaster is talagang ang security dito, napakaraming guard. Mayroon looking guard, may guard sa guardhouse. And then, doon sa may Lancaster mismo na village, kasi dito may sarili-sarili subdivision. This one is on MS-11, no? So may mga sarili-sarili siya ng mga guards. So yung security dito is hindi makakompromise. So here, we have 3 bedrooms. So dito yung master's bedroom, we have here one bedroom and third bedroom. Then, may CR pa yun dito, eh, no? And it's actually spacious. And dito malaki. Malaki yung CR dito guys. Ilang meters to? Around 1, 2, 3. Around 3.5 meters. Tapos dito, around 1.5 meters. Pretty much ganda, no? So you have the bath. You have 3 bedrooms and you have 2 bathrooms kasi meron pa isang bathroom doon sa may CR. Okay. Ito tayo sa third, sa first bedroom na tayo. Actually, nakapang naman ako sa aircon okay, no? Kung meron kong inverter. Okay. May butas na siya. And here you can access yung inyong bintana. Ayan yung magiging yung surroundings. Okay. Ito na yun. Nakaka-press. Saka maganda dito sa Lancaster guys. Ito kasi sa MS, mga ito eh, kumbaga parang high end ito eh. Sa mga house. Yan ang tulad nito, tingnan nyo. Hindi siya nakadikit yung mga firewall. Yung mga houses. Saka mga tahimik dito guys. Kasi yung mga bahay hindi siya dikit dahil sa townhouse. You could get what you are paying for. Pero okay. Hindi pa ito natira. Walang dumi yung mga steamboat at pintura. Pare din ang details. Pero kung gusto nyo siya ipaiba, is may paiba. Depende na sa niyo. Tapos meron na rin siya nito. Para sa safety. Standard naman yan. Tapos punta tayo. Hulihin na lang natin yung master's bedroom. Dito tayo sa
Second bedroom. Ang malaki to. Yung corner na ito, ginagyan mo nilang kama. Then maraming mga cabinets dito. Na pwede na rin yung saksama niya for aircon na yun. May ilaw na din. Tapos, you have the view of your farming area and your surroundings. Garden. Actually, yung ganda ng garden dito. Yeah. Oh, dami niyang tanim, oh. So, ito pala guys is talagang brand new na itong house na to. And ito na tayo sa my master bed. And dito pa lang, malaki niya yung suitcase. So, nakakapal dito. Dito parang parang yung malaki na yung queen size bed. Ito, queen size bed, king size. Tapos dito, pwede mo rin open yung pintana mo. And here, you have your view. Kakatuwa lang guys kasi meron na rin siyang bako doon. Tapos malaki yung garden din, no? And dito yung view naman is ito, you have here your balcony, na? Terrace ba tawag yung balcony? Terrace, meron ng terrace, and malaki siya. So dito, ang maganda, malaki yung kwarto, naka-ready na yung aircon, no? Ayun, okay, converter yung aircon, naka-ready na. Lalagyan mo na lang sa likod. Tapos, you have your own CR. Okay. Which is actually big. Naka-tiles na din siya lahat. Naka-pintura na lahat. Naka-ready na yung shower. Tapos, depende na siguro kung gusto niyo papalitan yung mga tiles. Hindi naman ganun kamahal kung papalitan ng tiles. Pero I think this one is good. Yeah. Then here, pagkagising mo sa umaga, magka-fake-up na muna dito or magtinsa ka ng barbecue. Magpinaw na. Hindi, huwag nang pagising ng umaga. Kape lang muna sa umaga. Tapos, damhin mo. Pagka umaga kasi dito, malamig. Nagahamog din. Pero pag tanghali, mainit na. Pag siyempre, summer na rin. Pero dito, kahit matanghali, is hindi siya crowded. Ayun, no? Open yung area. You have your privacy. Malamig space na ito. Pwede kang mag-ihaw-ihaw dito. Ayun, view mo dyan. Diba? Ay, maganda. Tsaka yung ano dito guys, makikita nyo. Ayun, no? Maganda yung gawa ng mga bubong dito sa Lancaster. Ayun, makikita nyo naman doon sa ibang kapitbahay. Ayun, mga ganyan. Diba? So, yun. You have your options dito. May saksakan din doon. So, that's our master's bedroom. So, pagkagabi dito, maganda tumambay sa amin. Damhin mo ang yung success. Kasi, syempre, maganda yung property na ito. Ito lang. Honestly speaking. So this is all for the price. Oh, taraling natin. So yun guys, tapos na po ang ating house tour for today. So ito yung ating Alexandria house. That's for all in. Yan, kasama na po yung kanyang capital gains tax, yung kanyang transfer tax, and more. So that's for the price of 7.5 million. Yan. And yun nga pala guys, yan. Yung nakita nyo dito, kasama na ni seller yung inyong fence. Pwede niyang pababakuran niyan. And then there will be free aircon sa lahat po yan ng kwarto. Diba? So nakita niyo diba kanina, tinuro ko yung nakabang na may putas na yung aircon. So lalagyan na rin niya ni seller. No? And then this one guys, makita niyo dito yung kanyang lock. So lalagyan po lahat ng pintuan. Ito guys, yung smart lock niya. So actually maganda ito, convenient. Para kayo nasa mga condominium. Ayan, diba? So yun guys, that's all for the price of only 7.5 million. Located here on General Trias, Cavite. And as you can see guys, ito yung makita nyo. Mga neighborhood nyo. Makita nyo dito. Tara guys, makita nyo dito. Ayan. Yung mga house dito, diba? Talagang mga parang high-end. Social talaga. Ito yung located guys sa Lancaster. Ayan. General Trias, Cavite. Very near to Manila. If you will be traveling to Manila, it's around 45 minutes lang po via Cavite. So yun guys, if you are interested in this one, message nyo lang ako on my Viber or WhatsApp, nakalagay naman po yung number dyan, or on my personal account. Yeah. And if you have other properties that you want to be featured, is message me lang po. And if you want to have a site tour here, is message nyo lang din ako. And baka mapasahin nyo na itong pangandang house na to. And galante yung seller natin, no? Kasama nyo na yung mga fans.
aircon, yung mga fancy mga smart lock and more. So yun guys, if you do want this one, kindly hit yung ating like, thumbs up, share nyo lang sa other people, and syempre, subscribe yung ating channel. Then subscribe our channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga next upcoming videos natin. So yun lang guys, this is John Krish, and see you po the next class. Bye-bye!